Okay lang, go Paliwanag ahead. mo, anong ibig mong sabihin na may pandemya ng cardiovascular cases? Ano po yun? Gaano kasama? Kasi pag sinabi mong pandemya, I'm thinking about a large scale na mga kaso. Ganun po ba kasama, Doc? Prior to the COVID, meron tayong silent epidemic of cardiovascular disorders. Sa WHO, ang tawag sa cardiovascular disorder ay non-communicative or hindi nakakahawa. At ang sakit ito, apat ito, stroke, heart attack, cancer, at chronic obstructive lung disease. And of course, diabetes complications like nagda-dialysis and other cardiovascular complications related to lifestyle. And then, silent ito kasi hindi kasi siya, marami kasi namamatay na hindi dramatic eh. Like for example, pag may namatay ng COVID, isa lang pasyente. Because it hurts you, najajaryo siya kagad, di ba, during the initial stage. Pero itong mga namamatay sa heart attack, stroke, they die silently eh. Pero ang statistics dyan, 2/3 of our deaths nationwide is secondary to non-communicable diseases. So it ranges from 300 to 400,000 a year. And one-third dito ay infection. Pag sinabi natin communicable diseases, ito yung pneumonia, ito yung tuberculosis, HIV, and then nahilera na dito yung COVID pandemic. And this is global. So even before, for the last 3 decades, ang top notcher lagi, heart attack and stroke. Ang heart attack, dahil sa lifestyle natin, dumami rin na may diabetes, dumami rin ang merong mataas ang cholesterol, dahil lang yan sa ating lifestyle. Yan ang kadahilanan yan. At marami rin naninigarilyo, marami rin umiinom ng alak. So before that, yan, before COVID, yan ang talagang silent killer. Hindi kasi siya, ibig sabihin dramatic ng katulad na say initially meron lang isang COVID na namatay, talaga majajaryo ka. Ito, they die silently in the wards of the hospitals. At parang normal na kasi, Doc, ano? Parang normal na. Maririnig ka na may kamag-anak na heart attack, tama, na stroke. Tama. Parang hindi na siya balita kasi it happens all the time. No, unlike exactly itong COVID so, ngayon lang. Pero Doc, may link ba between COVID and cardiovascular diseases? Kasi parang may mga nagsasabi na nakaka-trigger din daw itong pagkakaroon ng COVID doon sa ibang cardiovascular diseases. Hindi ko lang alam yung exact relationship. Cause ba nakakadagdag sa kumbaga severity noong sakit? Very very good question. Kasi part of the therapeutic regimen pag na-admit ka sa COVID, meron kang blood thinner. Kasi ang patients with COVID, hypercoagulable ang state niyan eh. Kaya they die of usually heart attack, stroke, or pulmonary embolism. Kaya part ng antiviral drugs na binibigay, antibiotics, oxygenation, ventilator, or namamal dialysis ka pa, kasama niyan ang pag-i-inject ng mga heparin or mga blood thinners. At minsan nagme-maintain pa kami niyan ng mga blood thinners even after na gumaling ang pasyente because of the long COVID syndrome. So part of that, tama yung correlation yan, Mike. Kaya kita mo, napansin mo, pagka doon sa bakunahan, merong priority yung may mga comorbid conditions. Kasi, siyempre, malapot ang dugo nila, tapos meron silang risk factors like diabetes and hypertension. At saka minsan yung iba matataba. Kaya kisa mo, nababalitaan mo, most of those ventilated or nalalagay sa respirator ay usually matataba because of their development of severe acute respiratory failure kasi nahirapan ka huminga kasi kumalaki ang iyong abdominal cavity. It encroaches on your thoracic cavity. Nahirapan ka huminga. Kaya 85% of the time, pagka ikaw ay mataba at pumasok ka with other comorbid conditions, during the Delta time ng variant natin, ang dami dyan nagsosokom, namamatay. Unlike right now, so Omicron,
bihira ng hospital but they develop long COVID syndrome at they develop these symptoms, yung mga naririnig natin, may hingal pa rin, may chest pain pa rin, may brain fog, may anxiety, long after their COVID. So yung quality of life nila and productivity, nababawasan. So even if doesn't hurt you and it doesn't fill up the hospitals, in the long run, economically, we might suffer as well because yung mga economic workforce natin are actually having problems coping up with returning to work. And eventually, kung madami ito, magkakaproblema ka. Sa UK, that has been a problem. Going back to work because of productivity issues, yan ang magiging problema natin. Kaya kahit Omicron mild lang, we don't want to be sick because the workforce will also be affected as well.